시제는 어떻게 지내요? 시제는 어떻게 지내느냐고? 안녕! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Papunta kami ngayon sa parents-in-law ko. Meron kasing ceremony na gagawin tomorrow. Kailangan kong tumulong kay mother-in-law and kay Chagan Omeoni sa pagluluto para sa ceremony bukas. So, ano yung ceremony na gagawin namin bukas? Bigyan ko kayo ng idea ha. Diyan lang kayo. Medyo ma-traffic, so kukwentuhan ko kayo. Si Abuji kasi ang eldest sa family. So, kala Abuji talaga ginagawa ang memorial ceremony. And then, yung first daughter-in-law ang tumutulong sa mother-in-law pagdating sa food preparation para sa memorial ceremony. Dahil si Alex, nag-iisang anak na lalaki and siya yung eldest, so wala akong choice kundi ang tumulong kay mother-in-law. Pero hindi ako ino-oblige ni mother-in-law na tumulong kasi sabi ni mother-in-law, kaya pa daw nila ni Chagan Omeoni or yung tita ni Alex na magluto ng silang dalawa. And sometimes, tumutulong din ang sister-in-law ko. Honestly, hindi ako ganun kasi kagaling sa kusina. So, hindi nila ako masyadong pinapatulong. And then, there were times na lagi akong natatalsikan ng mantika or lagi akong nahihiwa. So, ayun, natatakot sila pag ako yung kasama nila sa kusina. Pero syempre, as a daughter-in-law, kailangan nandun din ako sa kusina. Ayun, assistant nila ako. And usually, ako lang yung naguhugas ng pinggan. Ayun, wala silang tiwala kapag ako yung nagluto. Baka hindi masarap. Anyway, yun. Dito sa Korea, ang mga first daughter-in-law ang madami talagang ginagawa. Yun. Kaya alam nyo, kapag may boyfriend kayong Korean and takot kayo sa malaking responsibilidad as a daughter-in-law, itanong nyo muna sa Korean boyfriend nyo kung panganay ba siya or yung panganay yung pamilya nila. Kasi expect na marami talaga kayong gagawin. Hindi sa tinatakot ko kayo ha, kasi that's the reality. Siguro, yung mga subscribers ko o yung mga nanonood sa akin na may asawang Koreans, makaka-relate sa akin. Exciting tong vlog ko today because this is the first time that I'm going to show you yung mga traditional na pagkain na siniserve every time na may memorial ceremony. Pagdating sa loob, kailangan ko maghugas kagad ng kamay and diretso na sa kusina. Isa-haseyo! Chagan Omeoni, isa-haseyo! Omeoni do, isa-haseyo! You say hi, annyeonghaseyo! Hi! Omeoni do, annyeonghaseyo! Hi! Annyeonghaseyo! This one is tofu or duju in Korean. So Ina and I are going to make palpak chon. Okay, this one is called palpak or dongtae. Kailangan ng eggs. Mix it, baby. We also need flour. Uring kimjang. Ah, baby, this is it. Kimjang, is it? What is it? Ah. 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 Most Sara! Most Sara! Okay, Kokuro Wiso! Kokuro Wiso! Baliktad! Kokuro Wiso! Okay, this one is Korean pancake or butsimge. Oh, diba? Kensa na yung. The reason why the color is brown because it is made of acorn powder. So this time, you're going to cook hemulteng. Usually kasi, tunggurangteng or yung meatballs. Kaya lang, this time, seafood balls naman yung isa-serve namin. So anong nandito sa seafood
meatball. Meron siyang squid, fish, eh ano ba? Carrots, basta may gulay. What do you mean by teng? It means round. This one is the squash. Ika-fry lang din to. This one is flour mix. Ganito yan. Okay, tapos na tayo magprito-prito. Magliligpit na tayo this time. Boil ng meat. Yan. Isa-serve din to for tomorrow ceremony. Ito yung boiled meat. Nilagyan ng spring onion and shredded chili peppers. This is what you call yuk chop. Yuk means meat and then chop means cooking through boiling. Would you believe this is spinach? Ang laki oh. Isa-serve din to for tomorrow. This one is boiled spinach. Okay. You have to wash this and squeeze out. Tapos na kaming magluto ng pagkain para sa ceremony bukas. Kaya naman, si Omeoni nag-prepare ng barbecue. Magba-barbecue party kami. Oh my God. Nakakatuwa kasi every time na matatapos kami sa gawain namin sa kusina, lagi kaming kumakain ng karne. Kaya kakain ulit kami ng samgyupsal. Laging naghahanda ng karne ang mga in-laws ko. Yan. Share ko lang tong hipon. Alam nyo ba, hindi sila mahilig sa seafood. Pero dahil ako mahilig, every time na pupunta ako dito sa farm, bumibili si Omeoni and si Abuji ng shrimp para ihawin. Ayan. Ang ganda ng kulay ng langit. Abuji. Parang pinkish. Hi! Hi! Medyo madilim na. Meron ding fresh cabbage. So, yan yung pang-wrap sa meat. And mushroom. Good morning! You say good morning! Come on! Nagpapakain sila ng manok. Takot sa mga manok. Yan ang apple farm. Wala nang bunga and nagda-dry na ang leaves. Kita nyo ba? Pag winter, wala na talagang mga dahon. This morning, my mother-in-law prepared this dubot sige or tofu stew and betchukuk or yung cabbage soup. Thank you.
Maria kinakain ng fresh ang chestnut. Nabalatan na to. Bakit yung isa buo? May ulo. Kasi isuserve siya sa God of Mountain. And then, ito namang maliit, isuserve siya para sa ancestor ng family nila, Abu G. Para lang may idea kayo. Sinare ko lang. Aakyat kami ng bundok. Samahan nyo kami. Ipapakita ko sa inyo kung sinong dadalawin namin sa bundok. You say hi, Nampion. Libingan to ng great-grandfather ni Abu Jeep. Ayan, ganito yung itsura ng tomb. Yan, pakita ko sa inyo. Yan ang itsura. Pag-aari to ng family ni Abu G, itong bundok na to. Aakyat pa tayo. Kasi hindi ito yung pupuntahan natin na tomb. Ceremony is for the God of Mountains. Para daw bantayan yung mga ancestors na nakalibing dito sa bundok. Yosecha Gyeongja Siwol Imusa Ilil Injin Soha Gam Sogo 명함 조봉대부 그네 평산신씨야 그러고 그 다음에 첫 번째 부인이 문화유씨야 첫 번째 부인이 두 번째 부인이 동래정씨 세 번째 부인이 파평윤씨야 그래가지고 이 할아버지는 마나님이 셋이야 그렇게만 알으면 돼 그래가지고 밑에 지묘 해가지고 여기다 한꺼번에 네 분이 여기 모신 거지 모셔뒀다 이거야 이 분상 안에는 그 뜻이야. 이 yung mga common food na pinaprepare for memorial ceremony. 오늘은 무슨 날이에요? 아, 오늘은 무슨 날이냐고? 저기 서양에서 추수감사절이라고 있지. 네. 똑같은 거야. 여기는 이제 추수를 다 마치고 이제 먼저 핵곡으로다가 음식을 장만해 가지고 선조분들한테 먼저 바치는 의례야. 시제, 시제. 시제가 우리가 생각하는 의례. 그걸 시제라고 얘기를 해. 시제는 어떻게 지내요? 시제는 어떻게 지내느냐고? 그러니까 모든 그 농사, 농경사회 일적에 농사를 다 해서 추수를 했잖아. 추수한 거를 먼저 조상님들께 음식을 만들어서 바치는 거야. 선보인 거 대접하는 거야. 그 다음에 남은 음식, 남은 걸 가지고 그 후손들이 먹고 사는 거지. 그래서 매년 이렇게 의례를 치르는 거야. 시제는 언제 지내요? 시제는 언제 지느냐고? 가을 추수 끝나고. 가을. 가을. 10월, 10월. 그 음력 10월. 그렇지, 음력 10월. 그래서 시제야. 왜 숨기는 거예요? 아, 이거는 그 잔가심이라고 해가지고 조상님한테 먼저 술을 따라 드리기 위해서 이 잔을 깨끗이 헹구는 거. They put spoon. 이빅 세비헨 kumain yung mga spirits. Si Abuji kasi ang head of the family, so lagi siya ang nauunang nagchuchol or nagbabaw sa mga ancestors. Binabasa niya ngayon yung name ng mga ancestors niya.
조선 익균 감소고. Tinatawag ang spirits. Kaya sila nag-iingay. Next in line, si Chagan Abuji or yung uncle ni Alex. Next is si Alex. Next is yung cousin ni Alex. Next, ang aking mga kids. Sultan pada. Sultan 돌리고 하는 거야. 술잔 돌려. 왼쪽으로 세 번. 왼쪽. 왼쪽. 괜찮아. 아무쪽으로나 해. 그래. 그렇게. 세 번 돌려. 반대 방향. 네. 어, 됐어. 오케이. 왼쪽 알아? 누나 사람 해. 잘했어. 아이고. 다시 왼쪽. 빨리 가. 할아버지 줘야지. 아니요. 이준이 한 번 더. 이준이 한 번 더. 한 번 더. 어우, 잘하네. Last bow. 아, 됐습니다. Done. Done na ang memorial ceremony or ang CJ. This time we're gonna have breakfast together. After the memorial ceremony, we cleaned the area. So yan, makikita nyo, malinis talaga. Tapos na ang CJ, uuwi na kami. Okay, this one is pine tree fruit. Meron tong pine tree seed or yung tinatawag na chat. Tamon, 여기서 알이 나오잖아. 요. 요, 요. 여기 이제 okay. 깨면은 알 다시 나오는데 그 빈탕 같아. 오케이. 이게 pag kinrack mo tong shell niya, merong seed sa loob. 위. 머위 먹는 거예요? 근데 이걸 먹으면은 우리가 그 요새 공예 많잖아. 가래. 어. 가래를 삭혀줘. 머위. 지금 이거를 어떻게 먹어요? 그냥 기쳐서 먹어도 되고 생으로 쌈싸 먹어도 되는데 지금도 그렇게 많이 안 써. 먹어보면 안 먹어요. 안 써. 이거는 근데 이게 이제 상추처럼 써. 오. That's it. That's my video for today. I hope that you learned something in this video because I really wanted to share one of the oldest traditions that we do here in South Korea. Si Abuji kasi ang head ng family. So hindi lahat ng families dito sa South Korea ginagawa yung CJ or yung memorial ceremony na ginawa namin kanina. So that's it. I hope that you enjoyed watching this video. Please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. And don't forget to click the notification bell so you can always be updated whenever I post new videos. Stay safe, everyone! Annyeong!